Okay guys, good morning. So ito, may gagawin tayong amplifier. First na amplifier natin ngayong Christmas. So mas ang kanyang brand. So ano lang to? Mga China na tinatawag nila. Ang issue niya ay ganito. So sinaksak ko na siya. Ayan, galing sa kaibigan natin tong technician din ng aircon. Kaya hindi niya alam magawa ng ganito. So tingnan nyo kung maigi. Nakakapag-select naman tayo. Ayan o. Nakikita nyo yun o. Lumilipat siya. Ayan o. Pero bakit walang lumalabas na lagto-lagto dito? Kasi pag may tugtog na to guys, magaganong-ganon yan. Hindi ko pala napakita kasi na ilagay ko na yung ano. Ayan o. Ilagay na natin siya pero wala pa rin. Ayan o. Lumilipat-lipat ako. Ito. Tingnan nyo. So hindi talaga magkakatunog yan kasi walang naggaganong-ganon. Mamaya makikita nyo yung pag naayos natin. Kasi may mga nagawa na rin akong ganito na alam ko talaga mayroong naglalaro-laro dyan. Kapag meron ng signal na pumapasok. So buksan na natin guys. So yan, yan na, bukas na guys. So ito. Ito ang kanyang laman. So meron siyang hollow block kung mapapansin nyo. Hindi ko alam ang rason kung bakit mayroong hollow block dyan. May nagsabi para maging balanse, pero tingnan ko nga sa kabila. Hindi naman. Dapat nilagay sa gitna para naging balanse, no? So tingnan natin. Ang supply niya ay 2 18. So ito yung makikita nyo. 18 0 18. So yan yan, no? 0 18 18. Okay. So bakit wala kaya itong lumalabas dito? So ang una natin gagawin ay titingnan natin yung mga boltahe. Pero mas may mauna pa doon, kukunin natin yung stand natin. Kunin natin yung stand. Wait, kunin ko lang yung stand. So nandito na yung stand natin. Balik na tayo doon. So stand ko muna to guys. Stand na tayo. So titingnan natin ngayon yung supply kung bakit hindi siya naglalagto-lagto doon. So ganun pa rin ha, naka-on pa rin siya pero wala pa rin lagto-lagto. Nakalagay na yung kanyating player, no? So tingnan natin yung supply kung meron. Una nating titingnan ay yung supply ng, syempre dito na nawawala ng lagto-lagto, di ba? So dito tayo titingin ng supply. So pwede rin dito kasi yung wire na to tumakbo rin lang papunta dito. Hindi ko pala na explain. So yung display na nakikita nyo dito, ang nagsusupply naman ay ito. Doon lang sa ilaw guys ha. Pero yung signal na nagpapagalaw-galaw dyan, manggagaling talaga dito, no? So ilalagay natin muna to dito. So titingnan natin yung supply dyan. May nasisilip akong negative 12, positive 12, ground, saka left in, right in. So hindi nyo nasisilip. Paano ba? Tanggalin ko. Pasilip ko na rin. Mga pang newbie lang to guys. Pass tayo sa mga master. Ayun o. Kung makikita nyo, mayroong 12 doon, positive saka negative. So tutusukin ko yan. Dito na tayo tutusok, no? Kung makikita nyo, dapat ito negative, positive, ground, left, right. Okay? So tutusukin ko yon. Wait, stand ko muna naman. Ganyan talaga buhay. Stand ko ulit. Na rin. Okay, yan na, stand natin. Tingnan natin habang nakasaksak siya, habang mainit-init pa. Yan. So magga-ground ako. Siya ng ground dito. Dito, yan. Hindi nakikita. Ilagay ko na lang dito. Iipit ko na lang, guys, para saan ba tayo mag-ground? Wala. So dito na lang siguro sa body. So tingnan nyo ah, kung meron. So merong negative 12. Ayan o, 11.9. rounded mo na lang ng 12. So susunod dapat may positive. Yun, wala. Negative 0.05. So siguro yun ang dahilan guys. Ground ito, ground, kaya 0. Ito yung left and right, walang supply yan kasi signal yan. So nawawala ang 12 volts. So yun pala ang dahilan kaya hindi naglalagto-lagto to. So saan tayo pupunta dyan? Dito tayo pupunta.
sa shop ko. So ito o, ayan, kung makikita nyo, merong, tingnan nyo maigi ha, kung makikita nyo, may dalawang resistor dito. Yung resistor na yan, sumasalubong yan dito sa may transistor saka sinner diode. Yun yung sinner oh. Saka ito yung transistor. Medyo madilim. Ito. Ayan oh. So bakit walang 12 doon? Babaklasin muna natin to para makita natin kung bakit ganun. Pero pwede na nating masukat pala dito kung saan ang gagaling yung problema. Ano? Wait. Pakita ko na para mabilis tayo. Maldilim kasi. So dahil kasama to sa sinabi ko sa inyo kanina, itong dalawang resistor na to na nagsusupply dito, ano? So tutusukin natin 'yan kung meron 'yan. Etong una, may nakitang 21. Naku, nakita ko lang, hindi niyo nakita. So dito. Itong unang resistor, guys ha. Merong 21. Yung pangalawang resistor, 'yun, boom, huli na. Ito yung nasusukat natin kanina doon. Okay? So yung 21, i-re-regulate pa yan ng sinner saka yung transistor, no? Huwag kayong magduda doon sa kasi may nagre-regulate pa dyan kaya 21. Pero itong 0.5, dapat ito pareha sila. Okay guys, cut muna, no? Paliwanag time muna tayo, baka maraming nahiwagahan at naguguluhan o nahihilo na doon sa nasukat nating 21 at nawawala yung kaching-kaching at nawawala rin yung 12 volts doon sa socket na yun, o, positive. So, explain ko muna yung resistor na nakita natin doon na nawalan. Naging 0.5 volts saka 21 volts. So, mahalaga yan guys kasi yan yung magiging supply niyan para makabuo ng 12 volts. So, ganito yan guys. Balikan muna natin yung transformer niya. Yung transformer niya guys ay merong 18 0 18. Yan guys, no? So para computing yan, maging DC siya. So ang gagawin lang natin ay yung 18. Ang pangit. Yung 18 guys, tatimes nyo lang ng 1.414, okay? So kung ano yung makukuha nyo dyan, yun na yun. So nasa yung calculator. So calculator, ito na. So 18, yung transformer to guys ha, 1.414 equals 25 volts. Okay? So yung 25 volts na yan guys, dumaan yan ng resistor. Yun yung nakita natin na resistor na nagkaroon ng 21 volts. Okay? Gets nyo? Yung isa na open. Ito yun, yung na open. 0.5. Okay? So gets na guys ha, hindi ko na-explain yan ha. So nagets nyo na kung saan ang galing yung 21 na yon at papaliwanag ko kung paano magiging 12 yon, no? Ito na, paliwanag natin paano magiging 12. So yung resistor kanina na mayroong 21 volts, nakikita pa ba? Ay, hindi na pala. Yan, 21 volts, nanggaling yan dito sa 25 volts na supply. So pupunta yan sa collector ng transistor. Okay. Tapos ito na ang magiging out na merong 12 volts. Okay? Dahil positive yung ginamit nating transistor, so positive tayo, no? So ngayon, meron pa yan kasama. Ito yung sinner. Ito yung kinikwento ko kanina, guys. So may kasama yan na rin capacitor. So ground yan. Ito, ako yung nasa 100 UF. So, ito 12 volts yung sinner. Ito yung 68 ohms. Ngayon, para mapag-on yan, meron pang resistor yan dito. Okay? Pangit na ng dugtungan niya, guys. So, burahin ko muna, no? Yan. So, may resistor yan dito. O, yan na. Nagdugtug-dugtung na sila. Sabihin na lang natin 1K. O, so, yan. Magiging regulator na siya guys. So magiging ganyan 12 volts. So may capacitor dito. Oh, yan na guys. So nagets nyo kung bakit mahalaga yung resistor na yon, no? So hindi na natin pahabain nyo, no? Then kung bakit siya nawawalan ng kaching-kaching, kasi yung 12 volts na yon, nga pala,
yung kanina, nakalimutan ko, baka nagulong ko. Paano sa negative? So, sa negative, yung kanina, pag ganun, di ba? Right? Babaliktarin nyo lang yan. Magiging ganun lang yan, oh. Tapos yung sinner, babaliktad lang din. Okay? Okay? Okay. Sige, balik na tayo dun. Balik na tayo. So, kung bakit siya nawala ng kaching-kaching, kasi yung O-amp natin, yan, meron niyang kailangang 12 volts saka negative 12 volts. So, nawala yung 12 volts. Nawala yung 12 volts, guys. Kaya, hindi na to nag-function. Ito is 44558. Okay? O-amp yan, guys. Sa mga nakakakilala niyan, kilala na yan. So, ganito yan, guys, oh. So, yan. Ito yung out. Ito yung nagpapakating-kating, guys. So, ito yung positive 12. Ito yung negative 12. So, ito yung non-invert saka invert. So, yung signal, kunwari, maliit. Tapos dito, paglabas, malaki. Okay? Gets na? So, sana may naintindihan kayo kahit pa paano, no? So, tara na. Balikan na natin yung unit. Babaklasin ko muna, guys. So, yan siya, guys, oh. May tapok-tapok pa. So, pause ko muna. So guys, ayan na. Naibaliktad natin. Tingnan natin, guys. So, sariwang-sariwa. Wow. Parang dalaga pa to, ha. So, tingnan natin. So, yung dalawang resistor eh, kung mapapansin nyo, mayroong kalawang sa ilalim, oh. Focus. Ayun, oh. Kita nyo yun. So, tatanggalin natin yan, parehas na dalawa na yan, para malinisan na rin. Ito siya, oh. Ito. So, higupin ko lang muna, no. Okay. Nakita ko na yung problema. Ayan, oh. Tinalawang yung parehas sila, pero isa lang ang naputol, no. So papalitan na lang natin sila ng parehas. So nakalimutan ko saan banda yung isa. Pero pa ito lang naman naputol, yung 47. Alam na natin yung sa bandang positive. So madali na natin malalaman kahit hindi natin tinandaan. So papalitan ko lang muna siya, guys. Then tingnan natin kung magkaganong-ganong na yung display. Okay? So ayan, guys, ah, nakakita na ako ng pamalit natin. Ayan. Ito yung dati niya. Ito yung ipapalit natin. So hindi siya kinakalawang, kaya ito ilalagay natin, no. So ilagay ko lang muna. Oop, natanggal. Nabigla. Wait, shoot natin. Mahirap ng ganito at kinakalawang pala siya. Oop. Tanggalin natin. Oop. Kailangan tanggalin natin yung kanyang rugby. So may nakasulat pala dun sa board, kaya no worry. So 68 dito sa kabila. Okay, shoot ka. Ayaw mo shoot. So bakit ayaw mo shoot? Kaya may nakaharang. Okay, nakaharang dito sa guys sa likod. So hindi talaga shoot. So yan, natanggal na. Okay, push ko nga muna. So guys, ah, nilagay ko na. Yan, oh. Nilagay na natin. So ito siya sa ibabaw. So testing natin ngayon kung andar. I-shoot ko na lang to, guys. Huwag nyo nang panoorin kung paano ko siya ibalik. Post ko na lang. So ayan, guys, ayan, ibalik na natin. So ito, titingnan ko muna yung kanyang supply kung may nagbago. Wait, excuse me po. Nasabit-sabit ng aking tester. Ayan, testerin natin kung may nagbago. Ay, hindi. DC tayo. Then sasaksak ko. Saksak natin. Oop. Nag-power na. So nag-power na. Tingnan natin yung supply kanina dito.
Unahin natin doon sa unang slot. Unang butas. Yun, negative 0.7 point. Ano yung saksakan? 11.8. So, sa kabila. Boom! Meron na. So, tingnan natin kung tutunog na. Ay, tutunog. Kung magpapalo-palo na sa harap, then okay na tayo. Ayun natin. Natin. Ayun. Punta tayo dito sa harap. Naiwan kayo dyan. So, yan na guys, oh. Nagpapalo-palo na guys, oh. So, easy fix lang guys. Kaya, pang newbie lang to. So, dahil nawala yung positive 12, hindi siya nagganyan-ganyan. Okay. So, hanggang sa muli. Maraming salamat sa mga nanood. Merry Christmas and Happy New Year. So, dito na lang guys. Peace out.